Hello mga kahoy, andito rin naman tayo sa Tamam. Nasa Kumbara pala tayo. So, every time dumarating ako dito sa Kumbara, dito ako dumidiretso sa fish market. Kasi ang unang inahanap ko dito, yung pamain natin para bukas. Kasi ang hirap pumanap ngayon ng mga pamain dito para sa malalaking isda. So, let's go, tingnan natin. So, welcome ulit sa panibagong vlog. So, let's go, tingnan natin kung may mabibili tayong pain sa dito, sa isdaan nila dito. Let's go! Hello, boss! Ano mga isda nila dito, mga fresh. Kabase? Kabase ba? Wala pa rin. Thank you. So, lipat tayo dito sa sunod. Yes, sugi. Sambo. Ayun ba. Kabase meron? Kabase ba? Kabase 20? Kasi dito medyo may kamahalan na yung isda nila. Kasi nagagaling ito sa Tamam. Kamas? Kabase fee pa rin? Kamas ko lang. Wala. Salamat. Hirap talaga humanap ng pain. Ano yung mga isda nila dito? Pwede ka. Para ka base fee? Wala. Dero din din. So ito guys, andito tayo sa tabing dagat ngayon. Bumibili ako kanina ng pamain nga, yung tinatawag natin na kabase. Pero wala tayong nabili kasi kaninang umaga daw naubos lahat. So yung ngayon, so for the meantime, dito muna tayo sa tabing dagat. Maghihintay tayo dito kasi madaling araw na. Maghihintay tayo dito ng mga manghuhuli na ano. Kinuanta ko na yung kaibigan ko, so pupuntahan niya raw ako dito ng alas siguro mga alas 4, alas 5. So, yun lang. So, ngayon, habang nandito tayo, mag-iimbestiga tayo ngayon dito sa area na to. Kung gaanong karami ang nahuli nila ngayong araw na to dito sa lugar na to. So, titingnan natin, alamin natin. Kasi sila, kapag nakakahuli sila dito, pinuputol nila yung buntot. So, hanapin natin yung mga buntot. So, let's go, guys. Let's go. Hanapin natin yung mga buntot na hinano nila. So, ayan, ganyan. Malimit kasi pag nakakahuli dito, yan ganyan. Medyo madaling. Pinatay ko na ilaw ng kotse kasi nga nandun yung mag-ina para makapagpahinga ng konti. So mamaya na kami mag-hotel. So ayan. Hanap tayo ng ebidensya kung ilan na huli nila dito ang isda ngayon, kaninang umaga, habang wala tayo dito. So ayan, kagaya nito, makikita nyo, sariwa pa yung dugo. So ayan o, ayan yung mga nahuli nila ngayon. So ang lalaki ng buntot.
Malalaki ng buntot ng isda. Imagine, ito yung kamay ko, sukatin natin. Oh. Ay. Ah. Talos ka palad yung, mas malaki pa sa palad ko yung kanyang buntot nila. So, ayan. So, habang nandito tayo, checkin natin. So, ayan. So, oy, may beetle. Curious ako sa beetle na to, ah. You know? So, but anyway, oy, may ipis din. Paano ba kumain itong mga ipis na to? Sub-sub ang ulo, ma. Tingnan nga natin kung paano ka kumain. Ayan. Anyway. Mamaya ka na. So, hanap ulit tayo ng iba pang mga ebidensya dito. So, dalawa na. Lalaki na langgam dito. Daming ano, anong klaseng beetle pa yung itim na yun. So, maghanap ulit tayo ng ano. Ebidensya. Oops. Ayun. Ito ang mas malaki. Oops, tingnan nyo. Ayan ang mas malaki. Oops, oh, malaki oh. Uy. Ngayon. Uy. Obserbahan natin, may beetle na kumakain. So, tingnan natin kung paano kumain itong si beetle. Ano yan? Sarap ng kain ng beetle. Kahati pa yung langgam. Ganyan pala sila kumain. Try to guys. Napag-anoan ko lang kasi ito yung mga ano yan. Yan yung mga buntot ng isda na nahuhuli dito. So yan o. So ngayon medyo na-curious lang ako. Kasi nakita ko pero hindi ko lang kung klaseng beetle to. Kumakain siya. Ayan o. So tingnan natin ngayon kung paano siya kumain. Kanina pa yan eh. So zoom natin. So ayan na. Huling-huling kung paano siya kumain, no? Daaway sila, oh. Takot siya sa langgam. Grabe ang tapang na langgam. Takot yung beetle, tago. Tago yung beetle. So tago siya ngayon oh. Saan ka pupunta? Kumakain ka pa. So ayan, tinalo siya ng langgam. So hanap ulit tayo. So hanap ulit tayo ng iba pa. Hanap tayo ng iba ebidensya. Kasi dito, makikita mo yung mga ebidensya na lalagay lang nila yan dyan, no? Ganyan kasi sila pag nakakahuli. Ako, pag nakakahuli ako,
Hindi ko tinatanggal ang buntot. Dinadala ko hanggang Riyadh yung buntot. Dinadala ko yung buntot hanggang Riyadh. So, tingnan natin to ngayon. Oy, may nakita ko. Ito. Oy, ano to ng pating ah. So, ayan. Ayan oh, pin ng pating niya. Pating yan oh, mga kahoy. So, ayan ay pin ng pating. Yung pala, ayun ang tawag doon. Shark pin. Tawag shark pin ba yan? Ayan oh. Kasi nuli pala nila, kinuha nila yung pating. Pero alam po, bawal hulihin yung pating eh. But anyway, ayun o. Ito, isa tong proof na meron talagang pating dito sa Damam at sa Cubar. Kasi meron nga ako isang kaibigan no, nung way back 2011 na nandito na nanguhuli siya madaling araw ng, po, ng mga stingray. Nung pabalik niya sa amin, nagulat putla-putla siya. Sobrang pagod niya kasi madaling araw siya. Yun nga, hindi siya makapagsalita agad. Sinabi niya, hinabol nga daw siya ng pating pabalik. Kasi ano, yan yung proof na may pating talaga dito. So, ayan ang sukat niya. So, siguro mga 7 cm yung, o hindi lang, mga 10 cm siguro itong ano nito, yung pating na yan. Ayan o. Sana hindi nila yun. But anyway, wala naman tayo dito. So, gusto nila eh. So, hanggang dito lang muna guys. So, hanggang dito lang muna ulit guys. And then bukas, i-update ko kayo kung anong mangyayari sa another adventure natin dito sa Damam. Kasi holiday ngayon dito sa Saudi Arabia. So, ngayon, alam nyo naman, ito lang libangan ko dito. Basta walang pasok. Basta, for example, tumapat ng Friday or Saturday yung Friday and Saturday yung off ng asawa ko. So, automatic yon. Sisipat kami dito. Kasi alam nyo, itong pag-fishing, ito talaga yung isa sa paboritong ginagawa ko. Tsaka stress reliever ko to. Ito yung stress reliever ko. Kaya pag medyo stress ako yon, pagod sa trabaho, ayun, punta ako dito. Kahit malayo. So, yun lang muna guys. Mga kahoy. So, hanggang bukas na, mamayang konti, may umaga, abangan nyo ulit ako sa sunod natin na vlog. So, yung ito lang muna ang vlog natin. Hindi ko alam kung ano ilalagay kong title dito kasi yun nga, yung beetle na medyo na ano ako doon sa beetle na yun, yung kumakain isda. So, yun lang muna guys. Hanggang dito lang muna. Hanggang sa muli. Paalam!